So what's up mga JBlytical? This is your guy JB. Welcome back to my YouTube channel, JB Vlog TV. So kung ngayon ka lang napadpad sa channel ko, subscribe mo na yan, click the notification bell para lagi kang updated. And please like my FB page, JB Vlog TV, for more updates. So nakabalik na tayo dito sa mini studio natin, no, mga ka-JBlytical, kasi tapos nang gawin tong part na to ng bahay. So yun, yung pag-uusapan natin ngayon is kung bakit in demand dito sa Pilipinas o sa ating mga Pilipino na ang service natin is motorsiklo, or bakit in demand sa ating mga Pilipino ang service na motorsiklo, di ba? Halimbawa, pag pumapasok tayo, gusto nating service is motorsiklo or motorcycle, no? Kung bakit nag-i-invest tayo sa pagbili ng second hand na motorcycle, or bakit nag-i-invest tayo para makakuha ng installment na motorcycle, no? So ako, yun, personal choice ko din yun. Nakikita kasi ako ng father ko na pag pumapasok ako sa eskwelahan is sumasakay ako ng jeep. Nalilate ako minsan sa klase. Minsan napipilitan akong sumabit, no? So ipinarsig niya akong kumuha ng motorsiklo na installment, no, na Rusi. So yun, pag pumapasok ako noon before pandemic is nakamotor na ako, diba? Kaya lang medyo natagalan kasi syempre kailangan pa ng lisensya, kailangan pa ng pagtitraining yan, diba? Hindi naman basta-basta matututo agad ng motor. So tara, simulan natin. Number one, syempre, is kaya in demand yung motor kasi, di ba, sabi nila, time management daw. Pag pumapasok daw sila sa trabaho is kahit traffic, hindi daw sila nalilate. Nakukonsume pa rin nila yung tamang oras sa pagpasok nila, di ba? Halimbawa, pag traffic is pwede daw silang sumingit, no? Actually, ako maski minsan pag traffic, ginagawa ko yan, no? Pero hindi madalas kasi pag sobrang madalas is pag hindi na kayang sumingit, hindi ko na pinipilit, di ba? Pag kaya lang, doon lang ako sumisingit kasi mahirap na, baka magkakos ng accident, no? So, ma-accidente pa tayo, masaktan pa tayo, di ba? Hindi pa tayo makapag-motor. So, yun, di ba? Time management daw, nadadala nila ng maayos yung mga kailangan nilang i-deliver. Sabi ng mga delivery rider, di ba? Napapaaga daw yung delivery nila kasi nakamotor lang sila. Unlike sa mga nagdi-deliver na kotse. Meron yan, still exist ngayon na ang gamit sa pagde-deliver is kotse. Pero maramihan na yun, di ba? Maramihang delivery na yun. So, number 2 mga ka-JBlytical is gas consumption. Kasi, di ba, bakit pansin niyo, bakit yung mga karamihan sa mga, lalo sa mga binata, ano, bakit nag-i-invest sila sa motorsiklo imbis na sa second hand na kotse, di ba? Yung presyo ng motorsiklo is pwede ka na makabili ng second hand na kotse, may four wheels ka na. Pero mas pinipili nilang mag-invest sa motor. Kasi nga, dahil sa gas consumption, di ba, tulad na lang, pag may date kayo, ihahatid niyo yung girlfriend niyo, or ihahatid nyo yung boyfriend nyo, sino mang ihahatid nyo, is bas less consume yung gas na magagastos nyo. Lalo na pag mag-rides kayo, di ba? Bas kita nyo na yung view, and then bas less gas consumption. Kasi pag nag-invest ka sa kotse, expect mo na, malaki yung makina, is bas the higher yung, ano, yung gas consumption. Tulad ngayon ako, di ba, before, 2 wheels lang gamit ko, ngayon naka-4 wheels na ako. So, ramdam ko kung gaano kalakas yung difference between gas consumption. So hindi ko pinagkukumpara totally na hindi ko pinopromote na magmotor kayo, no. Sinasabi ko lang yung dahilan ng ibang mga riders kung bakit mas gusto nila yung motor, or kung bakit sila nag-invest sa motor dahil sa gas consumption. Number 3 naman mga ka-JBlytical is dahil sa less maintenance daw yung pagkakaroon ng motor, no. Kasi pag ang service mo daw ay motor, eh konti lang yung mga i-maintenance mo, tulad na lang ng pag-change oil and change ng gear oil, and then yung gulong, and then paglilinis ng air filter, kung depende kung matik yung motor mo or second, or manual yung motor mo, di ba? Bas konti lang daw yung mako-consume mo na gastos pagdating sa maintenance, di ba? Kasi 2 wheels nga lang, unlike sa 4 wheels, expect mo na bas marami kang magagastos. Number 4 naman is sabi nila pag daw may motor ka is pwede ka nang magkaroon ng trabaho. Katulad na lang mga ng mga delivery riders natin, katulad ng mga nagdi-deliver sa Shopee, Lalamove, Grab, 'di ba? O kaya yung mga
nagdi-delivery sa kung anik-anik ba ng mga business nila, online business nila, 'di ba? So, pwedeng totoo 'yan. Pwede mong ipang-deliver yung motor mo, 'di ba? And then sa ganung lagay is pwede ka na magkaroon ng trabaho, 'di ba? Pwede kang mag-apply sa Grab, Lalamove, Shopee, basta may sarili kang motor. Kasi mostly naman talaga 'yan, no? Mostly sa mga motorcycle riders is hindi lang pang rides yung purpose ng pagkuha nila ng motor, kundi pagkakaroon ng trabaho, no? Or para pandagdag kita kasi may motor nga, 'di ba? Kasi ganun din naman eh. Pagka namamasahe ka, ganun din eh, at least kung ipinondo mo na lang para sa motor eh, nagkaroon ka pa ng sarili mong gamit, 'di ba? So, 'yun, pwede ka pang magkaroon ng trabaho. Next naman eh, ito, hindi ko alam kung sasabihin ko pa sa inyo 'to, pero sasabihin ko na rin. Sabi ng mga kaibigan kong riders, kaya daw sila nagbumili o nag-invest sa motor eh nakakapogi daw or nakakapagpagandang lalaki kasi nakakalakas daw ng batak sa chicks, no? So, sabi ko naman is siguro hindi ganoon, hindi nakakapogi kasi kung iyan talaga itsura mo, kahit magkaroon ka pa ng motor eh itsura mo na talaga 'yan, no? Depende na lang kung may ganto ka. Alam niyo na 'yung ibig sabihin. So, para sa akin eh, hindi naman totally nakakapagpapogi ng lalaki yung motor. Na siguro nakakapagpataas lang ng self-confidence, no? Para sa akin. Kasi ganun eh, tumaas yung self-confidence ko din nung nagkaroon ako ng motor. Pero make sure na hindi lalaki yung ulo nyo dahil lang nagkaroon kayo ng motor, di ba? Kasi kaya din naman ng ibang tao na bumili ng motor, mas paganda pa sa motor nyo. So hindi nyo dapat yan ipagmayabang, di ba? So isipin nyo, blessed kayo. So para sa akin, nakakapagpataas ng self-confidence yung ako, lalaki na kaya kong magmotor, 'di ba? Unlike yung mga ibang lalaki na puro papogi lang, hindi naman kaya tong ganto or wala namang motor, puro yabang lang, 'di ba? Nakakapagpataas ng self-confidence pagdating sa ganun, lalo na sa mga ibang estudyante, no? Pero dapat 'wag kang magyabang. Saka 'wag mong isiping nakakapogi ka para lang sa chicks, no? Panghatak lang ng chicks, hindi. Maraming gamit ng motor. So, mga ka-jibilitical, nasabi ko sa inyo yung mga ilang dahilan kung bakit hindi man na service ngayon yung motor or yung motorsiklo, ano ba tawag niyan, motorbike o yan basta motor, 'di ba? So sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung kakambal nito na negative side or hindi maganda pag nagkaroon ka ng motor, no? So nasabi ko yung maganda, hindi magsasabi naman ako ng pangit na side. Kumbaga positive, ito negative. Syempre, once na nag-invest ka sa isang bagay or pumasok ka sa isang bagay, is syempre may kakambal yan na risk and responsibilities. Example, once na nagsugal ka, pumunta ka sa isang baraha, mataas yung chance na manalo ka. Pero, mataas din yung chance na matalo ka. So, same thing about sa motorcycle. So, paano ko nasabi? Paano pumapasok dito yung ganong scenario? So, pag nagmotor ka, syempre is mapupuntahan mo lahat ng na gusto mong puntahan. Makakarating ka sa lahat ng gusto mong patunguhan and then magagamit mo yung motor mo kahit saan. And then, different reason, pwede mong pantrabaho, pwede mong pang-rides. Pero once na ma-aksidente ka, pwede kang mamatay. So, didiretsuhin ko na. Pwede kang mamatay, syempre. Pero, syempre, dapat lagi tayong magdadasal para maiwasan yung aksidente na yan. So, yun, di ba? Aksidente, sabi nila, hindi na daw may iwasan yan eh. So, kahit anong pag-iingat mo mangyayari. So, para sa akin, hindi. Kasi kung hindi ka na mag-iingat, edi tumalong ka na lang ng building, 'di ba? So, hindi mo na kailangan mag-ingat. So, mabubuhay ka kung mabubuhay ka, 'di ba? Tumalong ka ng mga 20 floor. Tingnan natin kung mabubuhay ka pa, ano? Kung bumagsak ka sa semento. So, para sa akin, maraming negative side yung pagkakaroon ng motor. So, maraming risk and responsibilities na dapat alam mo once na bumili ka ng motor o nagmamay-ari ka ng motor. Best example is pag pinahiram mo yung motor mo. Pag nabangga yan, siyempre, kasalanan mo rin. Kasi pinahiram mo yung motor mo eh, di ba? Lalo na kung bago yan. Nako, maiyak-iyak na yan. Siyempre, bago pa yung motor mo, pinahiram mo, na-aksidente. So, yun. And then, siyempre, pag na-aksidente ka, isipin mo na may kalakip na gastos. Example, wala ka namang nabangga. Nadulas ka, and pababa, and then medyo malaki yung damage ng motor. Is, siyempre, yun. Ganun na nga, aksidente. Gagastos ka talaga. So, once na nagmotor ka, kailangan alam mo yung mga possible risks na pwedeng mangyari sa iyo, 'di ba? Syempre, hindi lang naman 'yan puro sarap eh. Syempre, meron din yung paghihirap. Yun nga, pag naaksidente ka, syempre, yung gastos isipin mo din kasi nga may maintenance 'yan, may mga kailangan kang palitan, syempre kailangan mong magkarga ng gasolina.
So yun lang mga ka-JB Litigal, maraming maraming salamat. Nakapagbigay ako ng mga ilang kadahilanan kung bakit in demand ngayon yung mga yung paggamit ng motor, na kung bakit in demand sa ating mga Pilipino yung paggamit ng motor. Kasi nga traffic dito sa Pilipinas eh, 'di ba? Traffic dito. So alam ko meron sa inyong ibang magsasabi na ang in demand daw ngayon is bike. Oo, nandun na tayo sa bike, pero kung titignan natin yung mga bike, ang yung mga bike is kumbaga pumutok lang sila ngayong ano eh, ngayong pandemic eh. So no offense ha, wala akong sinasabi na ano, pero based on observation, pumutok ngayon talaga yung pagbabike eh. Pero noon-noon pa is motor na talaga, hanggang ngayon hindi nawawala sa bilang ng mga in demand na service yung motor talaga. So wala akong, hindi ko pinagkukumpara, so based on my observation lang yun bilang isang motorcycle rider. So respect tayo sa mga siklista. So yun mga agibilitical, maraming maraming salamat ha kung umabot kayo sa dulo ng video na to. So sana may natutunan kayo sa vlog na to. So yun lang, kung ngayon walang napadpad sa channel ko, subscribe mo na yan, click the notification bell para lagi kang updated. And please like my FB page, JB Vlog TV, for more updates. So yun lang, JB out.